Si Kamody Floranda ng Piston nasa kabilang linya. Kamody, magandang umaga po. Magandang umaga po, Vice, at siyempre sa ating magiting na kabayan na Nolidicastro, magandang umaga po. Ayos na nga ba? Sabi ng Malacañang, ayos na daw. Tigil pasada, yung tigil pasada nyo, itutuloy na ninyo habang tuloy-tuloy din ang negosasyon o pakikipag-usap sa mga opisyal ng DOTR. O, sa kasalukuyan ay pansamantala nating yung ating pagkilos dahil nga po doon sa naging pag-uusap kahapon sa Office of Secretary sa Office of Malacañang at mayroon naman po tayong nakuhang ilang demands ano kaugnay nga doon sa pinaglalaban nga ng ating mga driver at mga operator. Ang isa nga dito kabayan ay malinaw yung posisyon ng Malacañang sa kung saan ay riripikisahin muli yung laman yun ng Omnibus Franchising Guidelines o yung 2017-011. Opo. At kabayan ay pinangako ng Office of Secretary na tayo ay magiging bahagi ng pag-riripikisa dun sa provision ng Omnibus Franchising Guidelines. Opo. Pero manangako ba sila na walang phase out sa mga traditional na jeepney? Pag tinignan natin kabayan ay doon sa sinasabi, sinundan nila yung sinabi ni BBM noong last week na kung saan ay kung ito naman na yung mga ating mga jeep ay compliance at pumapasa naman sa emission testing ay walang dahilan para ito ay tanggalin. Ano? Kundi dapat na rehabilitation na lamang yung ating mga jeepney. Opo. Kanina po may nakausap kaming modernized jeepney na bumabiyahe ng Buendia LRT Pasay. Eh, 2004 pa pala yung Kamody, ha? Ba't ganun? Hindi masyadong napag-ukulan ng pansin na meron pala ng ganun. Matagal na po natin talagang inano yan na 2017 pa lang, yung 2017-011, ay yun na yung ating posisyon. Yung inaano nga natin na kailangan na sa balangkas ng modernization ay sa pamamagitan ng rehabilitation at dapat ay manatili po yung ating prangkisa sa individual na mga operator at manatili yung ating mga jeep. Paano po kung kasi yung modernized jeepney, nakita ko na yung Sarao, Francisco na nakita ko, medyo malaki yun. Mga 30 ang laman kasama na yung mga kapag nakatindiga. So anong mangyayari naman dito sa traditional na mga jeepney na hindi naman siguro kailangan yung modernized jeepney ang pumasada dahil maiikli lang ang mga tinatakbo nito mga traditional na jeepney. Ano mangyayari sa kanila kung sakali? Anong iniisip nyo? Nandun pa rin po tayo sa balangkas ng pagre-rehabilitation. Okay. At siyempre niyan ay isusunod natin dun sa bahagi ng nakapalub nga sa Omnibus Franchising Guidelines. Yung lagi na po natin pinag-usapan kabayan na kailangan ilagay yung pinto sa kanan, kailangan itaas yung bubong, kailangan ganito, magpapagpalit tayo ng engine. Ano? Okay. At yun naman po yung ating napaganuhan kagabi sa Office of Secretary na mananatili yung ating mga traditional jeepney pero dadaan ito sa rehabilitation. Ayusin, ayun. Opo, opo, opo. At saka hindi yung minamadali, may deadline, wala na ba yun? Ang sinabi po ng ating mga kaharap ay yung deadline na hanggang December 30, ay hindi na siya deadline kundi ito yung panahon para ribikisahin yung provision sa 2017-011. Ibig sabihin po niya, kabayan, opo, ay pag ito yung magiging tungtungan, mawawala po yung deadline do sa pagpasok do sa consolidation o do sa balangkas ng modernization program hanggat hindi po nararibikisa at muling masusing pinag-aaralan yung Omnibus Franchising Guideline. So, ang mahalaga dito, yung mga grievances ninyo, mga reklamo ninyo sa implementasyon ng modernization program ay naidaing ninyo sa Malacañang through Secretary Chelly Garafil. Opo, at nayano naman po natin. At bali yung humara po sa atin ay halos sa 5 abogado ng Malacañang. At konkreto naman po natin na ilatag yung ating yung kalagayan nga po ng sektor ng transportasyon. Oh, ay paano? Okay na sa inyo ho yun? Siyempre sa bahagi natin kabayan ay sinabi rin natin kaya Ma'am Garafil na sana maglabas pa rin talaga ng isang executive order ang ating presidente para at least meron talaga tayong konkreto na pinanghahawakan batay nga po sa ating pinag-usapan. Oh. Ang hawak pa lang natin ngayon kabayan ay yung
yung ginawang parang precise position, precise statement ng Malacanang, yung palang yung ating pinangawakan. Pero batay nga po doon sa pag-uusap kagabi, ang sabi naman ng ating mga kausap, ay pwede nang panghawakan yung declaration ni BBM. Kaya ibig sabihin nun, ay tayo ay nakaano dito sa ganitong position ni BBM, niya sinasabi nga niya, ay hindi nagmamatter siyan kung 5 years, 10 years, o 20 years. Oo. Basta't ito ay compliant. Ano yung sabihin nung pumapasa po sa ating mga emission? Sumusunod kayo, nina, tama. Opo, sinasabi po ni Attorney Garapil ay pwede na pong panghawakan ng sektor ng public transport yun. Pero siyempre sa bahagi natin, tayo man nagbabantay pa rin. Oo. Dahil sabi ni Pangulong Marcos na bukas ang administrasyon sa pag-aaral at pagrevisa ng implementasyon ng PUB Modernization Program para mapanatili ang kabuhayan ng ating mga PUB drivers at operators, di ba? Apo, kabayan. At tayo naman ang sinasabi nga ni Atty. Garapil ay hindi ang pinakaano naman ng gobyerno ay siyempre kung paano nga tutulungan yung ating sektor at paano mananatili yung ating kabuhayan. Oo, ay mas malinaw yung sinabi ni Pangulong Marcos kaysa sa sinabi ni Chairman Guadis na kayo kakasuhan pa. Opo, at yun nga po kabayan at tayo naman ay siyempre tayo naman ay tuloy-tuloy naman tayo nakipagtalastasan sa DOPR sa LTFRB at ito naman ay konkurito po nating na ilalatag sa kanila. Kaya lang humantong tayo dito sa strike ay dahil nga natismaya tayo doon sa position nila nung nagkaroon po ng hearing sa Senado na kung saan ay talagang pinipilit pa rin talaga na itulak nila yung modernization na sa ganung balangkas. Yun ang isang malaking question. Huwag na natin pag-usapan yun at hindi naman sila aamin. Kamodi, maraming salamat! Maraming salamat kabayan sa inyong walang sawang patuloy na pag-invite po sa amin para makapaglinaw sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama sa Hanaboy. Magandang umaga po kabayan. So, mag-ingat. Normal na, normal. Opo, opo kabayan, opo. At tuloy ang usap. Okay. Thank you, Kamodi Floranda. Salamat. Si Kamodi Floranda, presidente ng pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston. Ayun.